Ano na nga ba ang ating mga pangako? Ngayon, sa pagsisimula ng bagong kalendaryo ng ating simbahan, ano ang ating matutunghayan? Na sa bawat simula ay mayroon na agad tayong tinatanaw na wakas, na sa bawat unang hakbang, nakatuon na agad tayo sa ating patutunguhan. At sa bawat pangarap, mayroon na agad tayong inihintay na mga kaganapan na ito. Kaya nga't sa ating tatlong pagbasang narinig, isang kabalintunaan para sa atin ang ating pagdiriwang at ang laman ng ating mga pagbasa. Ano ang ipinagdiriwang natin ngayon? Ang bagong simula ng simbahan, ang bagong taon ng simbahan. Ngunit ano yung laman ng ating mga pagbasa? Kung inintindi at inunawa nating mabuti, ito ay nagsasaad agad sa atin ng mga pangyayari sa kawakasan ng daigdig. Lalo tigit sa lahat ang ating ebanghelyo para sa linggong ito. Ngunit bakit nga ba ganito ang tema ng ating mga pagbasa ngayon? Kabalintunaan para sa atin, sapagkat ito ay nagpapaiwatig sa atin ngayon ng kung sino ang Diyos at ano ang Diyos sa buhay natin. Ang mga pagbasa natin ngayon ay nagsasabi sa atin na ang Diyos totoo sa Kanyang salita, na ang Diyos tunay sa Kanyang pangako, at anuman ang ipinayag ng Diyos ay Kanyang gagawin para sa atin. Sa unang pagbasa natin, ipinayag ng Diyos sa Kanyang bayang Israel ang Kanyang pangarap para sa bayan na iyon. At ano yung pangako ng Diyos? Ipapadala niya sa kanila ang Kanyang nag-iisa at ang Kanyang bugtong na anak. At ang bugtong na anak na iyon ay ipapanganak at isisilang sa lipi ni Jesse. Mapapatanong tayo, bakit sa lipi ni Jesse? Napakaraming lipi ng bayan ng Israel, ngunit bakit sa liping iyon pinili ng Diyos? Sapagkat sa lumang tipan, ang lipi lamang ni Jesse o ni Jesse ang pagmumulan ng mga hari ng bayan ng Israel. Yung pangako ng Diyos na manggagaling sa lipi ni Jesse ang isisilang at ipapanganak na tagapagtanggol ng bayan ng Israel, ito ay nangangahulugan lamang na isang hari ang darating para sa kanila. At sino yung galing sa lipi ni Jesse? Walang iba, si Jesse ang ama ni Haring David. At si Jesse ang lolo ni Haring Solomon, at ang tatay ni Haring Solomon ay si David. At siya rin ang mga apo at siya rin ang lolo ng mga susunod pang mga hari ng bayang iyon. Kaya't yung pangako ng Diyos na kay Jesse darating o kay Jesse darating ang anak ng tao, iyon ay nangangatwiran ng pangako ng Diyos na bibigyan niya sila ng isang tunay na hari. At ano ang gagawin ng tunay na haring ito? Ililigtas ang bayan na ito. At sa ating ikalawang pagbasa na mula sa sulat ni Apostol San Pablo, pinapatunayan niya ng mga pangako ng Diyos sa lumang tipan ay naganap na. At kanino ito naganap? Walang iba kung hindi sa ating Panginoong Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao para sa atin. Bagamat iba yung paghahari ng Diyos, ngunit ang Diyos ay naririto upang tayong lahat ay Kanyang iligtas. At sa pagsasabi ni San Pablo sa atin ng mga pagiging totoo at pagpapatotoo ng Diyos,
sa kaniyang mga salita. Ngayon ay binibigyan naman tayo ni San Pablo ng isang hamon na kung ano ang Diyos at kung sino ang Diyos sa atin ay siya rin nating gawin at siya rin nating gayahin sa pamumuhay natin araw-araw. At sino yung Diyos? Ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay mapagpatawad at mapagbigay. At kung ganoon ang Diyos, dapat lamang sa bawat Kristiyano, ayon kay San Pablo, makita ang mga katangian na ito. At sa ating ebanghelyo ngayon, isinasaad sa atin ang Diyos sa unang pagbasa, totoo sa kanyang pangako, sa ikalawang pagbasa, tutuparin at tinupad na nga ng Diyos ang kanyang pangako. At sa ating ebanghelyo, ipinapayag niya sa atin na muling nangangako ang Diyos sa atin. At ano ang panibagong pangako ng Diyos sa atin? Na siya ay muling darating sa atin. Kaya't ano yung panawagan niya? Maging handa tayo sapagkat walang nakakaalam kung papaano at saan at kailan darating ang Diyos. Ngunit isa lamang ang nakatitiyak tayo, ang Diyos darating sa buhay natin sapagkat totoo at tunay siya sa kanyang salita. At kung ang Diyos ay totoo at tapat sa kanyang salita, ito rin naman ang inaasahan sa atin ng Diyos. Kailan ba tayo uling nangako? Ano ba ang uling pangako natin? Hindi ba yung mga estudyante, nung mga bata pa lamang, ay nangangako sa kanilang mga magulang, mag-aaral ako ng mabuti para sa inyo. Mag-aaral ako ng mabuti at ibibili ko kayo ng bahay at lupa. Mag-aaral ako ng mabuti at ihahango ko kayo sa kahirapan natin. Ngunit bakit ba ganoon? Kapag tumanda na, kapag lumaki na, nakakalimutan na ang pangakong iyon. Ang pangakong mag-aaral ng mabuti pagdating ng high school, pagdating ng college, ano ang ginagawa? Nagbubulakbol. Ano yung ginagawa? Nakakalimutan na ang mag-aral. Inuuna ang barkada kaysa sa gawain sa eskwela. Kaya ano ang nangyayari? Ang pangakong binitiwan sa mga magulang ay mananatili na lamang na isang salita. Hindi ba't ganito rin naman yung nangyayari at nagaganap sa mga mag-asawa kapag niyaya ng lalaki ang babae na pumunta sa altar para magpakasal, sa harap ng Diyos at sa harap ng altar, nangangako sila sa bawat isa na magsasama sila sa hirap at kaginawahan, sa kalusugan at hanggang kamatayan. Ngunit bakit ganoon? Pagkalipas lamang ng ilang taon, nakakalimutan na ang pangakong iyon. Nakakalimutan na ang pangako ng pagsasama, nakakalimutan na ang pangako sa Diyos na siya lamang ang iyong mamahalin, sapagkat pagkalipas ng ilang mga taon, naghahanap na ng panibagong makakasama. Nasaan na yung pangako sa Diyos? Hindi ba't yung mga pangako din namang ito ang usong-uso na ngayon sa ating paligid? Kapag nagbukas ka ng TV, kapag nakinig ka ng radyo, ano yung makikita at maririnig natin? Mga pangako ngayon ng mga humahabol ngayon sa darating na eleksyon. At ano yung pangako nila? Pangako na tayo ay paglilingkuran. Ngunit sa tanda na natin, hindi ito yung unang pagkakataon na sa eleksyon na ito na sila ay mangangako. Sapagkat sa mga nakaraan din naman na eleksyon, nangako sila na paglilingkuran nila tayo. Nangako sila
na iahaon nila tayo sa kahirapan natin. Ngunit ano na ang nangyari sa atin? Ngayon, mangangako na naman sila at nangangako na naman sila. Ano ang gagawin natin? Magpapadala naman, na naman ba tayo sa mga pangakong wala namang laman? Sa mga pangako na pagkatapos ng eleksyon, nakalimutan na nila ang mga salitang iyon at nakalimutan na nila ang bayan na kanilang paglilingkuran. Ang bawat pangako ay dapat tinutupad. Kaya nga't maganda nating tignan ngayon na sa panahon ng pandemyang ito, sino ang nakita nating kumikilos? Sa pandemyang ito, sino ang nakita nating gumagalaw? Sa pandemyang ito, sino ang nakita nating nagtatrabaho? Kung ang pangako nila na paglilingkuran tayo, ngunit nung panahon ng pandemya, wala sila. Ano ang pangako nilang binibitawan ngayon? Baka panibago na naman na pangakong walang laman. Ngunit sana, sa pagkakataon na ito, huwag na tayong magpadala lamang sa galing ng salita, sa mga bulaklak ng mga pananalita, ngunit tumingin tayo sa tunay na gumagawa ng mga pangako nila. Ang Diyos, totoo sa salita, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Ang bawat isa sa atin, dapat at marapat lamang din naman na magsabuhay ng mga pangako natin sa bawat isa. Kung hindi natin kayang gawin ang mga pangako natin, tumingin tayo sa Diyos at ituturo sa atin ng Diyos na siya kahit kailan ay magiging tapat at mananatiling totoo sa mga pangako niya. Ano ang iyong mga pangako? Tinubad mo na ba o tinutupad mo na ba ang mga pangakong iyon? Amen.